guys, welcome to my channel. Ang ating gagawin ngayon ay mag-re-repair tayo ng Vivo S1 Pro. So, itong unit na to ay wala siyang power, hindi siya nag-on. So, iti-testing natin dito siya ngayon kung mag-charge ba siya sa ating charger. So, dito, isasaksak natin sa port niya. Pero may nakikita na akong kalawang dun sa port niya. So, susubukan natin ngayon, sasaksak natin yung ating charger. So, ayan. Wala siyang response. Try nating baliktarin. So, wala pa rin. So, yung duda ko dito sa unit na to ay nabasa siya. Kasi nakita ko dun sa pinaka port niya. Type C kasi yung port nito ay may nakikita akong kalawang. So, ang gagawin natin ay bubuksan natin at isusubok natin siyang i-repair kung makakaya pa ba sa repair. So, pag mga ganitong kalawangin na kasi yung kanyang port, dahil type C yung ating unit, yung kanyang charging port ay medyo risky to. Kasi mamaya kung i-repair lang natin at magkadikit yung mga kalawang na yan, at pag sinaksakan natin yung charger ay may tendency na masira lalo yung ating phone. So, ang gagawin natin dito, kung port naman talaga yung problema niya, ay papalitan natin siya ng bagong charging board. So, ang tawag dito ay charging board. So, dito, open muna natin. So, yung mga tornilyo na yan, ay tatanggalin natin yan para makita natin yung kanyang charging board kung okay pa ba o hindi. So, ayan, makikita naman natin para may puti-puti na siya. So, duda ko dito talagang na basa itong unit natin. Tatanggalin ko muna dito yung ating mga screws. So, sa ganitong mga unit guys ay dahil type C yung kanyang charging board ay mas maigi na pumalit tayo ng buo kaysa sa i-re-repair natin dahil maliliit masyado yung linya nito at baka mag-short pa yung ating USB, yung ating type C. So dito, titesting muna natin kung talagang ang kanyang charging board ba talaga ang problema. So tatanggalin natin yan. Masisilim natin yun mamaya kung pagtanggal natin ito. So, iingat ka lang natin pagtanggal ng LCD natin. Ayan. At yung ating antenna. So, may isang tornilyo dito. Yun yung ating tatanggalin. Yan yung kumakapit dun sa ating charging board. So dito, iingatan lang natin na hindi natin ma-damage yung flex ng ating LCD. Kasi ito yung nandito nakalagay yung flex terminal ng ating LCD. So iingatan natin yan na hindi natin siya mabaklat doon sa kanyang masugatan, na hindi masugatan yung kanyang flex. Yun yung iingatan natin. So, ayan, iaangat lang natin to. At tatanggalin natin yung ating charging board. So, ayan. Natanggal din sa wakas. So, kung makikita natin, yung puti-puti na yan ay kalawang na yan. Yan yung kalawang niya sa kanyang charging port. So, pag mga ganitong type C ay medyo delikado pag
saksakan natin ang charger yan kung hindi natin siya i-repair, kung hindi natin siya papalitan. So dito may bago tayong charging board at isusubok natin ito mamaya kung talagang charging board ba talaga ang problema dahil hindi siya nag-charge, kung dito lang ba na parte yung nabasa. So ayan, tingnan natin yung kabila, kita nyo naman linis na linis. So yung kabila, kalawamin, yan ang problema. So titesting natin yan mamaya kung talagang ito lang talaga ang problema niya, yung charging board. So ayan, yung kalawang na yan at yung kabila ay linis na linis. So dito susubukan natin yan na ilagay at i-testing natin, i-charge kung mag-charge ba talaga siya. Pag nag-charge siya, ibig sabihin yung problema nito ay yung kanyang charging board lang. So dito ilalagay na natin. So kailangan nyo ring pag nilagay nyo yung charging board na yan, ay kailangan nyo ring pisilin dun sa ilalim kasi may terminal din doon para dumikit din at mag-contact din yung ating flex doon sa ilalim. Yun, kailangan malak natin yan. Ilalagay na natin yung ating antena. At ibabalik natin yung isa nating tornilyo. Para pag sinubok natin, hindi siya makakalas sa ating chassis. Ang gagawin natin ay sasaksak natin yung charger. Tingnan natin kung uubra ba siya. So ayan, lumabas yung kanyang kidlat na kanyang charging. Ibig sabihin, mag-charge siya. So dito, obserbahan natin kung magdadagdag ba talaga yung karga niya o hindi. So ibig sabihin na may problema talaga yung charging port niya kaya hindi siya nag-charge. So kita-kita naman natin dito yung kalawang niya, ang dami na. So ayan, ibig sabihin charging yung ating phone. So dito te-testing na lang natin yan mamaya. Ilalagay muna natin yung ating speakers dito at ito tornilyo natin. Tapos saka natin obserbahan kung magdadagdag ba yung kanyang charging o hindi. Kung hindi siya nagdagdag, ibig sabihin may problema pa dun sa ating mainboard. So dito mas maigi na ititesting muna natin. Pag kumarga siya, ibig sabihin yung nabasa sa kanya ay dito lang sa bandang part na to, sa may charging port niya. Kasi tiningnan ko naman yung itong sa ating taas, mababanda sa may pinaka mainboard niya, wala akong nakikitang kalawang. Ibig sabihin na siguro ang pagkabasa nito ay dito lang talaga siya sa may charging port. Kaya mas mabilis kasi ditong pasukin kasi alam naman natin na may butas yung charging port natin. Pag nabasa yan ay mag-i-stack yung tubig doon. Oo nga, natuyo nga yung tubig pero yung tuyo nun sigurado ay kalawang. So pag kinalawang yung ating phone, hindi mo makikita na katulad ng kalawang ng bakal na parang ano siya, yung namumula o parang iba yung kulay niya, nagba-brown. So dito sa cellphone ay ang kalawang dito ay white. White yung kalawang at minsan nagkukulay blue. Ibig sabihin, kalawang kasi ito ng tansok. Kaya yun yung kalawang niya. So itatakip natin muna yun. At saka natin obserbahan kung magkakarga ba yung ating unit.
So dito pala guys sa unit na to ay mas maigi na magpalit tayo ng buuhan yung pinaka charging board mismo kaysa sa pumalit lang tayo ng pinaka port, dahil pag mga ganitong type C ay wala ng tibay. Walang tibay yung kapit niya doon sa ating charging board kung papalitan lang natin yung ating type C port. Kasi pag mga ganitong model ay medyo maliliit masyado ang linya at yung mga paa ng ano ay marami. So hindi masyado siya kakapit. Mas maganda na pumalit tayo ng buuhan kasi mas matibay yun. So ito na yung unit natin, ay nag-open na siya. Ibig sabihin nagkarga. Testing lang natin kung tutuloy ba siya. So tumuloy nga siya. Ibig sabihin yung ating charging port lang yung problema niya. So ayan, charging siya. Makikita natin yung kidlat niya doon sa taas ng ating battery. At nagre-response din siya. Ibig sabihin, charging talaga siya. So, in this video guys, ay pinakita ko lang sa inyo kung paano ba natin i-repair yung S1 Pro kung hindi siya nag-charge. So, ang mas maigi dito ay pinalitan natin yung kanyang charging board. So kung nakatulong sa inyo yung video na to ay paki-subscribe naman ang aking channel. At kung meron kayong mga comments and suggestions ay meron tayong comment section. Comment na lang po kayo doon sa baba. At paki-pindot na rin ang inyong notification bell pag meron tayong mga bagong uploads at mga tricks ay mga tips natin ay meron din kayong notification na matatanggap. Maraming salamat po sa palaging nanonood sa ating channel.